sa linya na natin si Ma'am Veronica Torres ang ating pag-asa weather forecast. So, magandang umaga po sa inyo, Ma'am Veronica. Good morning, Ma'am. Magandang umaga din po sa inyo, pati na rin po sa ating mga taga-subaybay sa Teleradyo. Ito na nga po yung latest kay Bagyong Jenner. Yeah, so, yeah, muna. Yung latest muna, Ma'am Veronica. Ito ang si Jenner ay nasa may vicinity ng Alicia Isabela. Nagtataglay ito ng lakas na hangin na 55 kilometers per hour malapit sa sentro at bugso na abot sa 70 kilometers per hour. Meron din nga po tayong nakataas sa Tropical Cyclone Wind Signal No. 1 sa Cagayan kabilang na ang Babuyan Islands, Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, Apayao, Kalinga, Abra, Ifugao, Mountain Province, Benguet, Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Zambales, Tarlac, Nueva Ecija, Pampanga, Bulacan, Northern at Central portion ng Bataan, Aurora, Northern portion ng Quezon kabilang na ang Polillo Islands, Northern portion ng Rizal, at ang Northern portion ng Metro Manila. Ayun, Veronica, kaya pala. Kasi nahagip ang Northern portion ng Metro Manila. Mm-hmm. Pag sinabing Northern portion ng Metro Manila, anong LGUs yun? Opo, so ito yung mga kasali sa nakataas na signal number 1 sa may Quezon City, Caloocan City, City of Valenzuela, City of Malabon, City of Navota, City of Marikina, City of Manila, City of San Juan, at City of Mandaluyong po. Ah, marami pala. Pasok pala ang San Juan at Mandaluyong doon. Ngayon lang ba yan, Ma'am Veronica? Kasi kung ngayon lang yan, malamang nakapasok na yung mga bata. Opo, so yung pagtaas ng signal number 1 sa atin, check lang din natin. So, ngayong as of 5 a.m., doon tayo una naglabas ng signal sa may Metro Manila. Hindi yan 5 a.m. nilabas, Ma'am Veronica. Ano po? Malamang after 5 na, no? Nilabas yan. Kasi as of 5 yan, hanggang anong oras yan? 11? Yung 3 hourly po yung hour bulletin lang natin, so para 6, kay 7, 8. Hanggang 8 lang hanggang yan. Tama ba, Ma'am? 6, 7, 8. Ito po ay as of 5 a.m. na bulletin po natin and then update po natin mamayang 8 a.m. Kaya nga po, kasi ang tanong dyan, kung nandyan ang Northern Metro Manila sa signal number 1, pagdating ng 8, wala na halimbawa siya sa signal. O, edi may pasok na. Kaya lang ang mga bata, kung pinauwi, ano bang maganda pa uwi na ulit yung mga bata ngayon dahil number 1 from 5 to 8? Or paano ba? Usually po, pag signal number 1, kung hindi po nagkakamali, pre-LM or not sure kung kasama po yung elementary school. Pero nasa jurisdiction na po kasi yan na LGU kung hindi na po sila magpapapasok ng mga high school at mga college or pati yung sa work po. Opo. Ma'am, ano yung cyclone wind advisory or signal? Pinakamataas po na tropical cyclone wind signal ay signal number 1 po. Ayun niya yun. Marami lang sinasabi pero sa madaling salita, signal number 1. Malaki. Mula norte hanggang Metro Manila. Ang laki pala medyo malawak, Ma'am, yung sakop. Malawak. Opo, marami-rami tayong areas na under signal number 1 po. Pero yung ganyang klaseng estado nung ating inaabangan na si Jenner, ay lalakas ba yan sa tala ninyo, ay sa pag-monitor ninyo? Currently, habang binabaybay nga itong landmass natin ni Jenner, mananatili siya sa tropical depression category. Pero paglabas niya ng landmass natin habang papalayo sa ating bansa, posible na itong lumakas dahil ito ay babaybay na naman yung dagat. Okay, sige. Ma'am, paulit nga po ako, ano po yung mga kasali sa Northern Metro Manila lang po para lang mapakinggan po ng ating mga kababayan. Kasi may kaakibat kasi na suspension yan, partner. Correct. At saka yung mga officialist natin, mga LGU natin, para malaman nila. Go ahead, ma'am. Apo, so yung mga kasali sa northern portion ng Metro Manila ay Quezon City, Caloocan City, City of Valenzuela, City of Malabon, City of Navota, City of Marikina, City of Manila, City of San Juan, at City of Mandaluyong. Ayun. Kasi ayun, nagbigay na si Calda. Batay pala yan sa order, ma'am. Automatic yan. Walang pasok sa mga pampubliko at pribadong paaralan mula daycare hanggang senior high kapag signal number 1. Pero ang tanong kasi natin ngayon, on the way na sila sa school eh. Diba papunta na sila sa school? Baka nandun na kung maaga sila masyado, Ma'am Veronica. Tapos pagdating ng alas 8, baka magbago. Pag nawala na yan sa signal number 1, o edi ano, tuloy na ba yung klase pag ganun? Kasi alas 8 pa lang naman. Sunod katang araw. Di ba, Ma'am Veronica? Paano yun? Opo.
So, depende na po talaga yan sa LGU kung itutuloy pa po ba nila yung class suspension or kung magpapapasok pa po sila. Pero tayo po kasi tinitingnan natin yung data natin kung anong maiiwi ko ano ba yung dapat na isama pa sa mga area na may mga signal. Opo, opo. Pero itong si Bagyong Hiner, kailan ito lalabas ng ating Philippine Area of Responsibility, Ma'am Veronica? Posible pong lumabas ng ating PAR itong si Hiner between tonight and tomorrow morning po. Tomorrow morning ikaw mo? Opo, tonight or tomorrow morning. Tonight. Mabilis lang din po siya. Opo, pero iyang mga kulay pula na yan sa ipinapakita natin ngayon, Ma'am Veronica, hindi mawawala po. Habagat po yan, hindi ho ba? Opo, so nakita natin sa huli nating pagtaya itong southwest monsoon. Posible pa nga rin magpatuloy yung mga paulan, mostly western sections ng Luzon, western section din ng Visayas, pati na rin sa Metro Manila sa mga susunod po na araw. Ayun, okay. O sige, thank you ha, Ma'am thank Veronica. You, ma'am. Maraming salamat po sa oras po. Maraming salamat din po. Thank mabuhay you, po ang pag-asa. Siya, Ma'am Veronica Torres. Gising na, Pilipinas! Sa mga nagpapatang balita at impormasyon. Subscribe na sa Teleradio Servicio YouTube channel.